Hi guys, good afternoon. So this video guys is mangunguha tayo ng puso ng saging. So ayan, maghahanap tayo dito ng mga puso ng saging guys. So tara. So may pangarit na ako dito guys. So dito tayo sa likod. So ayan, may nakita na ako dito. Ayan, nakita nyo ba yan? So ayan, kunin natin yan. So ayan, kuha natin yung isang puso ng saging. So maghahanap pa tayo dito ng isa. May nakita akong isa dito. Ayan, may isa dito guys. Ayan, nakatago siya sa ilalim ng dahon. So, asan ba yun? Ayan. So, kunin natin yan. So ayan, tingnan nyo kung ano nangyari dito guys. Pero okay lang naman yan. So uwi na tayo. Ayan, ilalagay ko lang to dito guys sa ano ng saging, dahon ng saging. So tara. Dalhin ko lang siya guys. Hindi ko na lang siya ilalagay dyan sa dahon ng saging kasi mahihirapan ako sa pag bit-bit. Sana nagdala ako ng silupin. So tara, uwi na tayo. So babalikan ko na lang yung karit maya-maya. So uwi muna tayo guys.
lagyan natin siya ng asin, guys, para anong tawag nito? Ganunin natin siya. Kung sa Bisaya, tupusan. Para mawala yung lagkit niya. Ilalagay na natin itong ating puso ng saging na para bang slinize siya ng maliliit. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan, ilalagay na natin siya. So, ang bango na, guys. Ngayon lang ulit ako nakaluto nito. A few moments later.
Tapos yung ating magic syrup. Ilagay na rin natin lahat ng ingredients, yung onion, garlic, at saka yung pepper. Nevermind na lang sa kamay ko guys ha, kasi namamalat siya pag naglalaba ako. Tapos ilagay na natin yung ating cornstarch. Tikman natin kung hindi ba siya maalat o kung hindi ba siya bland. So, lagyan natin ng konting magic syrup. Turn on na natin yung ating apoy. So, ayan, naka-turn na yung ating apoy. So, hintayin na lang natin na mawala yung tubig sa kawali. Hinit na yung ating kawali, guys. So, ilalagay na natin itong ating puso ng saging. So, i-flip na natin siya guys. Ayan. I-flip natin uli siya guys para talagang ano, crispy talaga siya. So ayan, i-remove ko na to siya guys kasi parang